mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito ng headlines sa IZ Balita Nationwide panghapon, ngayon ay May 28, 2020, Huwebes. Kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas, pumapaano na sa halos 6 na milyon death toll sa naturang virus, nasa mahigit 300,000 na. Pagpapalawig sa kapangyarihan ng Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng COVID-19 pandemic, pinalalawig pa ng 3 months. Pag-ship ng Metro Manila sa MECQ patungong GCQ, halos sigurado na. Balitang sports sa Lasallian community, nakalikom naman ang pondong pantulong sa mga apektado ng COVID-19. Sa health news, mga benepisyo ng bawang ating aalamin. At balita sa Bayong Dagat, mahigit 2 milyong estudyante sa South Korea, balik eskwela na pero ilang kaso ng COVID-19 na itala. At sa showbiz, kapamilya actress Bea Alonso, nakalikom na rin ang mahigit 7 na milyong piso para sa mga naapektuhan ng COVID-19. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon sa kalang po ni Mayor Mon Ilagan, ng ating mga katuwang sa News Center, social media, reportorial team sa Metro Manila sa Lalawigan at sa patnubay ni Engineer Jeric Barreto. Ako po si Edwin Eusebio. Pumapalo na nga sa halos 6 na milyon ang naitatalang kaso ng kumpirmadong COVID-19 sa buong daigdig. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 356,000 mula sa kumpirmadong kaso ang namatay. Umaabot naman sa mahigit 2.4 million ang naitatalang nakarecover o gumaling mula sa sakit, samantalang halos 3 million naman ang nakitang kaso o aktibong kaso at halos 53,000 rito ay nasa critical na kondisyon. Sa nakalipas lamang na magdamag, umabot na sa mahigit 86,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo at mahigit sa 4,400 ang naitalang bagong nangamatay mula sa nasabing virus. Samantala, isinusulong ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang 3 buwang extension sa Bayanihan to Heal as One Act. Nakasaad sa Senate Bill 1546 ang pagpadedeklara ng pagpapatuloy ng pag-iral ng national emergency dahil sa patuloy ng pagdami ng COVID-19 cases sa bansa. Binigyan din ni Zubiri na kailangan mapalawig ang nabanggit na batas para magamit sa mga programang pantulong sa vulnerable groups at mga individual. Mapalawak ang kakayahan ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19 at mapondohan ang mga emergency initiative upang mapanatiling nakatayo ang ekonomiya. Sinabi pa ni Senator Zubiri, malayo pang matapos ang extraordinary situation na kinakaharap ng Pilipinas at nananatili ang banta sa buhay at kabuhayan kaya't kailangan pa rin ng gobyerno ang kaukulang kapangyarihan at pondo para tugunan ito. Unang tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto na bago mag-adjourn ang sesyon sa susunod na linggo, may ipapasa silang batas na magpapalawig sa Bayanihan Law. Alas 4:07, inihayag naman ng Pangulong Rodrigo Duterte mamayang gabi ang magiging estado ng quarantine sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa pagsapit ng 1 de Hunyo. Inanunsyo ito ni Presidential Spokesman Harry Roque. Samantala, tumanggi muna si Roque na kumpirmahin ang kumakalat na rekomendasyon di umano ng IATF na ilagay na sa General Community Quarantine ng Metro Manila at iba pang lugar na nasa Modified Enhanced Community Quarantine. Sinasabi inirekomenda ng IATF na ilagay sa GCQ ang Metro Manila mula June 1 hanggang June 15. Sa kabilang dako, lungsod ng Maynila, nagdagdag pa ng mga quarantine facilities. Ang detalyan mula kay Patrol 5, Ayayu Pangko. Upang matugunan ng mga kaso ng COVID-19, nagdagdag pa ng quarantine facilities ang pamalalusod ng Maynila. Sa ngayon, ang
Delpan Quarantine Facility, Arroyo High School, Tondo High School at Tipaes Elementary School ay nagagamit na bilang quarantine facilities ng mga residente ng lungsod ng Maynila na nagpositibo sa COVID-19 at maging iyong mga nagtataglay ng sintomas ng virus. Ayon kay Manila Mayor Escomoreno, target nila na makapagpatayo pa ng 8 karagdagang quarantine facilities kung saan pansamantalang ilalagay yung mga sinusuri sa virus at yung mga nagaantay ng resulta ng swab test. Isa itong Arroyo High School Quarantine Facility ang binubuksan ngayong hapon na may 170 hanggang 180 bed capacity. Ngunit madadagdagan pa ng 200 bed capacity ang mga health facilities para sa COVID patients. Kailangan na niya na mailayo sa kanilang pamilya, komunidad at kapahamakan ng mga may sintomas ng COVID. Sa pinakahuling datos na inilabas ng tanggapan ng alkalde, nakapagsagawa ng kabuang 9,763 swab test at 58,269 rapid test sa lungsod ng Maynila. Ito si Patrol No. 5 ay pangunagulat sa Pelmata del Lakas, DWIC. Alas 4:09 ang oras, samantala, face-to-face classes hindi daw dapat payagan hanggat walang bakuna contra COVID-19. Ayon yan sa isang senador. Detalye Patrol 19, Sally Ortega Bueno. No vaccine, no physical face-to-face classes. Ito ang paninindigan ni Senator Bongo Sasapin kung ligtas na bang magbukas ang klase sa August 24. Ayon kay Senator Go, bagamat ayaw niyang maantala ang pag-aaral ng mga bata, pero dapat na laging prioridad ang kaligtasan at kalusugan ng mga estudyante. Makabubutian niya, huwag tayong magmadali sa usapin nito, suriin at pag-aralan muna mabuti kung ano ang mangyayari o magiging status ng COVID cases sa mga susunod na araw. Gayet ni Senator Go, sinisikap natin na ma-flatten na ang curve at matapos ang krisis na ito, pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante kahit mahalagang may precautionary measures pa rin at para hindi muling kumalat ang naturang virus. Sa sinagawa ang pagdinig ng Committee on Health ni Senator Go kanina, ilang gobernador ang hindi kumporme at nangangamba sa pagbubukas ng klase sa August 24. Ayon kay Governor Presbitero Velasco Jr., sobra maaga pa ang pagbubukas ng klase sa Agosto. May mga lugar anya na kahit dati ay COVID-19, pero dahil sa pag-uuwian ng maraming OFW ay delikado na magkaroon na rin ang kaso ng infected na naturang virus. Para naman kay Governor Governor Velasco, makabubuting sa November, December o kaya sa Enero na lamang magmukas ang klase ito hanggat hindi pa COVID-free ang maraming lugar. Total naman daw ay magtatag-ulan pa. Sinabi naman itong si Governor Dakila Carlo Ikua, ang President ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, maging siya bilang ama ng mga bata ay nangangamba sa pagbubukas ng klase sa Agosto. Makukulit pa naman daw ang mga bata at minsan ay hindi madisiplina kapag nasa klase. Para sa kanya, wag na lang ipilit ng Department of Education na kompleto yung nire-require na araw ng pasok ng mga mag-aaral, lalo pa nga sa sitwasyon na ngayon na ating kinakaharap. Ito, si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Alas 4:12, samantala, kinumpirma ni Dr. Tony Liachon ang Special Advisor sa National Task Force COVID-19 na inirekomenda na nga ng IATF o Interagency Task Force na ilagay sa General Community Quarantine ang Metro Manila at Davao City. Gayunman, may iwan anya sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Cebu na itinuturing naman na second epicenter ng COVID-19. Ayon pa kay Dr. Liachon, kasama sa mga rekomendasyon ng IATF ang pagpapatupad ng zoning sa Metro Manila kung saan magkakaroon ng critical zone, containment zone, buffer zone at economic area. Binibigyan rin anya ng otoridad ang mga local government units na magpatupad ng lockdown sa mga barangay o mga lugar sa kanilang nasasakupan na mataas o marami pa rin kaso ng COVID-19.
Samantala, nanawagan ngayon si Senadora Aimee Marcos na bigyan ng malinaw na legal na proteksyon ng mga healthcare workers na maaaring maakusahan ng medical malpractice sa kabila ng ginagawa nilang pagbubuwis buhay para makapagserbisyo sa mamamayan na tinamaan ng COVID-19. Nangangamba si Senator Aimee Marcos na posibleng dumami ang bilang ng mga kakaharaping legal at personal na banta sa buhay ng mga health workers ngayon na inaasahan ang pagluluwag ng restriction sa mga ipinatutupad na quarantine kontra sa pagkalat ng virus simula Hunyo a Primero. Ayon kay Senator Marcos, ang DOH ay walang malinaw na pahayag kaugnay sa kung paano mas mabibigyan ng proteksyon ang mga medical frontliners. Kaugnay nito, naghain naman si Marcos ng Senate Bill 1416 para amyandahan ang Republic Act 11332 o ang batas na mag-uobliga sa taong bayan na ipaalam sa mga kinaukulan ng tinatawag na notifiable disease o sakit na dapat ipaalam sa mga otoridad. Isinali sa ilalim ng Marcos Bill ang mga respiratory illnesses na tulad ng COVID-19, Severe Acute Respiratory Syndrome, Middle East Respiratory Syndrome o MERS at pati na rin ang kanilang kadalasang komplikasyon na pneumonia. Nakapaloob din sa panugalan ni Senator Aimee Marcos na papanagutin at parurusahan ang sinumang maglilihim ng kanilang sakit na COVID o anumang notifiable disease pati na rin ang mga sintomas ng mga tumatangging makipag-ugnayan sa mga health authorities. Samantala, sa ilang pang mga paksa ng mga mahalagang ulat, kasado na ang ilang panuntunan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para naman sa pagbabalik biyahe ng mga bus. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, ilalaan nila sa kaliwang lane ng EDSA ang magkabilang bahagi para sa mga bus. Magkakaroon niya ng 15 loading at unloading areas ang EDSA upang hindi kung saan-saan nagbababa at nagsasakay ang mga bus. Kasama sa plano ng MMDA ang pagpapatupad ng modified coding scheme kung saan papayagang bumiyahe ang mga sasakyang sakop ng coding basta't hindi nag-iisa ang driver sa sasakyan. Samantala, aarangkada na nga ang mga tren, point-to-point buses, TNBS at taxi sa June 1 sa sandaling isailalim na sa General Community Quarantine ng Metro Manila. Ayon kay Engineer Bert Swansing, consultant ng Department of Transportation, papayagan na rin ang mga bus at modern jeepneys pagdating sa June 21. Gayunman, magiging putol-putol pa rin ang biyahe ng mga pasero dahil limitado na lamang sa 31 ang ruta ng mga bus mula sa dating 76. Halimbawa niya sa EDSA ay hanggang 550 bus lamang ang papayagang makadaan kaya't ang lahat ng mga bus na galing ng labas ng EDSA ay hihinto sa bukana ng EDSA upang doon ulit sumakay ang mga pasero patungo naman sa kanyang destinasyon. Ang jeepney operation sa Metro Manila, hindi lang yan, mga 55,000. So, yung kasing ruta ng jeepney, napasok na ng bus yan, ano? Bus na ang tatakbo dyan. Naging decision dyan ng DOTR kasi ang hierarchy ng, ano, no, ng service. Muna-muna yung high capacity, no? So that's train, then bus. Then yung low capacity vehicles, yun nga yung modernized na jeepneys. At kung kukulangin, ipapasok yung jeepneys. Samantala, bawal pa rin makapasok sa Metro Manila mga provincial buses sa ilalim ng GCQ. Ang mga galing anya ng norte ay hanggang sa terminal lamang sa Bukawi at Valenzuela, samantalang mga galing ng timog ay hanggang Santa Rosa at Pitex lamang. Ipinapahiwatig na Swansing na bahagi na ito ng provincial bus ban na plano nilang ipatutupad noong nakaraang taon subalit pinigil ng hukuman. Actually, long term plan na natin yan na yung mga buses hanggang doon lang sa mga nasa terminal para hindi sila nakakagulo sa traffic. Related din sa COVID-19 yan. Kasi pag may congestion, maraming tao sa aralanin mo na yung franchise, privilegio lang yan. Dumulog sila sa korte at nakakuha sila ng yung rito preliminary injection. Tingin namin dyan may mga intervening events, ano, na yung rito na yun, hindi mo pwedeng gamitin. Si Engineer Bert Swansing, consultant ng DOTR sa panayam ng DWIC. Sa kabilang dako, kumbinsido naman ang Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o PEDUDAP na gagamitin lang ng pamahalaan ng COVID-19 pandemic upang tuluyan ng maalis sa kalsada ang mga tradisyonal na jeepney. Ipinahiwatig ito ni Ginang Seni Maranan, Pangulo ng PEDUDAP, sa harap ng pasya ng gobyerno, tanging mga modern jeepneys lamang ang papayagang makabiyahe sa ilalim ng General Community Quarantine.
Tiniyak ni Marana na meron silang nakalatag na safety measures laban sa COVID-19 tulad ng kalahating kapasidad lamang ng jeepney ang isasakay, pagbabayad ng pasero sa terminal pa lamang, pagsusot ng gloves ng driver at paglalagay ng plastic na harang sa pagitan ng mga pasahero at ng chauffeur. Tatanggalin na kami, hindi namin din napapalabasin. Hindi pa binibigay yung aming ayuda sa kasalukuyan hanggang ngayon. Wala sila binibigay. Kaya ang hindi namin maintindihan kung bakit kinuuna nila yung iba na lumabas, samantalang kami yung kailangan ng ating mga mamamayan na magtatrabaho na sa mga factory o kung saan mga opisina yan na medyo ibang bubuktan sa pinakamababang pamasahe na hindi humihingi ng pagtaas ng pasahe. Hinamon ni Ginang Marana ng pamahalaan na kung talagang ayaw na silang palabasin sa kalsada, ay bilhin na lamang sa kanila ang kanilang mga jeepneys. E bayaran na lang nila ang bawat jeep namin ng 200,000. Hindi nga kami humihingi ng malaki dahil nagsabi si Congressman Fernando nung araw nung nag-hearing kami sa Congress, dapat kalahating milyon na ibabayad sa inyo. Imposible po na ang gobyerno ay maglaglag ng ganung kalaking halaga para sa aming hanay. Kaya 200,000 na lang. Ayun, sa 200,000 na yan, bahala na itong operator, bahala na itong driver kung paano sila mabubuhay dito sa halaga na ito pagkat patitigilin na nila yung mga sasakyan. Si Ginang Sene Maranan, Pangulo ng PEGUDAP sa panayam ng DWIC. Philippine Standard Time, alas 4:19:30 segundos. IZ Balita Nationwide. DWIC. IZ Balita Nationwide. Alas 4:22, blanco pa rin ang Provincial Buses Operators Association of the Philippines sa plano ng Department of Transportation sa kanilang magiging biyahe sa ilalim ng General Community Quarantine. Ayon kay Alex Yage, Executive Director ng PBOA, wala pa silang natatanggap na advisory mula sa DOTR. Gayunman, nagpahayag ng pangamba si Yage na mas marami pang provincial bus companies ang malulugi sakaling magtuloy-tuloy ang plano ng DOTR na huwag na silang payagang makapasok ng Metro Manila. Marami anya sa mga kumpanya ng bus ang malaki pa ang pagkakautang sa bangko dahil sa mga bagong bus na kanilang nabili bilang bahagi ng modernisasyon. Idagdag pa anya dito ang napakaraming drivers at konduktor na mawawalan ng trabaho kapag nagtuloy-tuloy ang provincial bus ban. Baksak lahat ng negosyo, walang hanap buhay ang mga tao. Pagkatapos mag-i-implement ka nito dahil gusto mong luwagan ang EDSA. Paaring dumuwag na EDSA, pero ang sakripisyo naman ito, napakaraming tao ang mawawalan ng hanap buhay. So, unang-una na dyan yung mga empleyado ng mga provincial bus operator. At hindi lang yun. Magiging dagdag pahirap ito doon sa ating mananakay. Kasi instead na isang sakay lang siya, magiging dalawang sakay siya, tatlong sakay siya bago siya makarating doon sa kanyang patutunguhan. Si Alex Yage, ang Executive Director ng PBOA sa panayam ng DWIC. Samantala, mga religious festival tuloy pa rin ayon sa CBCP. Ang detalye, Patrol 5, Aya Yupanko. Tuloy pa selebrasyon ng mga religious festival sa bansa sa gitna ng COVID pandemic. Ito ang kabigyan din ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Kahit may pinatutupad pa rin community quarantine sa bansa, ngayon the CBCP Committee on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siciliano na hindi naman umano maraming tao nagpupunta sa mga religious festivals gaya ng prosesyon tuwing nagtiriwang ng fiesta. Tiniyak din ni Father Siciliano na susunod pa rin sila sa maigpit na quarantine protocols gaya ng physical distancing at pagsusuot ng face mask. Samantala, ayon sa Interagency Task Force, bawal pa rin ang mass gathering sa ilalim ng GCQ at modified ACQ. Alas 4:24, dako tayo sa mga report mula sa probinsya. Governor Manotok ng Ilocos Norte walang pahintulot upang mag-angkas daw ang mag-asawa sa isang motorsiklo. Ang detalye niya mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, come in. Lininaw ni Ginoong Perry Martinez, Executive Director ng Metro Ilocos Norte Council, UMINC, na walang pahintulot si Governor Macho Marcos Manotok upang magkaangkas mag-asawa sa isang solo motorsiklo. Idiniin niya na ang mga patakaran na
babawal sa angkas o pag-angkas sa motorsiklo ay magmula sa Interagency Task Force o IATF. Naniniwala si Martinez na nag-ugat ang mga balitang lumalaganap sa social media hinggil sa pagpapayag na di umano ng gobernador sa angkas dahil sa naging kasagutan ni PNP Provincial Director Police Colonel Christopher Abrahano sa isinigawan noong sa isinigawang press conference na nauunawan niya ang katayuan ng mga nagsasabi kailangan mapahintulutan ang mag-asawang magkaangkas sa motorsiklo. Inihayag niya na ang nasabi din o inihayag niya na nasabi din ng PNP Provincial Director na naiparating na rin ang nasabing isyo sa IATF at hinihintay pa ang kanilang katayuan sa bagay nito. Hinggil dito, ipiniwanag ni Martinez na kailangan pa rin sundin ang mga patakaran ng IATF. Balita mula sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impilang May Tudong Lakas, DWIC. Balik tayo sa mga balitang pambansa. Senator Grace Poe, mayroong payo ngayong maaari na raw isailalim sa GCQ ang Metropolitan Manila at iba pang lugar. Nagbabalik sa detaling yan, Patrol 19, Sally Bueno. Sal? Ngayong ibababa na sa General Community Quarantine ang Metro Manila at ilang pang lugar sa bansa, sinabi ni Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace Poe na hindi tayo dapat na maging kampante. Ayon sa Senadora, dapat na ang national at local government ay lagi pa rin nakaalalay at nakabantay sa pagtatakda at pagpapatupad ng malinaw ng mga protocol kung paano magiging sistema sa ilalim sa natawag na new normal. Crucial anya sa pagbabalik operasyon ng mas maraming economic activities ang public transportation dahil sa ito ang backbone ng urban mobility. Sa mga pampublikong sasakyan lamang anya umaasa ang ating mga ordinaryong manggagawa para makarating sa kanilang pinagtatrabahuan. Kaugnay nito umaasa si Senator Poe na nabisuhan na ng mga transport authorities ang mga public utility vehicles sa mga dapat ipatupad sa kanilang pagbabalik operasyon para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at maging ng mga drivers. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa Impilang Matutmasa sa DWIZ. Alas 4:27, samantala sa mga nakalilimot, ginugunita ngayon sa buong Pilipinas ang National Flag Day. Ito ang araw ng unang iwinagayway ni General Emilio Aguinaldo ang bandera ng Pilipinas sa Teatro Cabiteño kasunod ng Battle of Alapan noong May 28, 1898. Sa pagdiriwang ng National Flag Day sa Alapan, Imus, Cavite, ngayong araw, nagsuot pa ng face mask na may larawan ng bandila o kawangis ng bandila ng Pilipinas ang mga lumahok na miyembro ng Philippine Navy. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Mahigit 2 milyong mga estudyante ang balik-eskwela na sa South Korea. Ngayong araw, ito'y bagamat hindi pa nakapagbubukas ang lahat ng paaralan sa South Korea. Mayroong 561 paaralan ang nananatiling sarado, lalo na mga lugar na mataas ang banta ng community transmission ng COVID-19. Sa unang araw ng class opening sa South Korea, 2 high school student na isa'y mula sa Seoul at isa'y sa Daegu ang nagpositibo agad sa COVID-19. Narito muling nagsara ang kanilang eskwelahan at mga kalapit pang paaralan. Ayon sa health authorities, kontrolado naman ang virus situation sa South Korea. Balitang pampalakasan. Nakalikom ang Lasallian community ng kabuang 4 milyong piso para sa pinakaapektado ng COVID-19 pandemic. Nasabing 17 campuses sa ilalim ng De La Salle Philippines Inc. ang nagsanib sa isinagawa nitong 7 oras na programa na pinamagatang Cada Uno Lasalliano kung saan ipinalabas ng live sa Facebook. Pinangunahan naman ni dating De La Salle University President Armin Luistro ang event kung saan nakalikom nga ito ng sapat na pondo na iahandog sa mga frontliners. Kabilang naman sa mga dumalo sa DLSU alumni ang sina Michelle Gumabaw, Abby Marano, Aragalang, Kim Pardo, Mika Reyes at Don Macandili at current members na sina Taina Tiamzon, Adyuka Ogunyansanya, Jolina De La Cruz, Michelle Cobb, Tia Gagate, Lila Cruz, Ali Buarobo, Pifi Sharma at gayon din naman ang iba pang mga kilalang personalidad na galing Lazal. Balita, pangkalusugan.
Makain ho ba kayo ng bawang? Yang bawang ay isa sa mga kilalang halaman na karaniwang ginagamit sa maraming lutuin. Pampalasan ho, ang maputing bungang ugat ay may angking lasa at amoy na gustong-gustong pampalasa ng marami. Dito sa Pilipinas, ang bawang ay naani sa ilang mga probinsya na may malawak na bukirin gaya dyan sa Ilocos Norte, sa Batangas, Mabaysia, Mindoro at Cotabato. Pero alam nyo bang, iba't ibang bahagi ng halamang bawang ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya. Ayon sa mga expert, maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng bawang tulad ng bungang ugat nito. Maaaring dikdikin, tagtarin upang makatas o makuha ang katas nito. Bukod dito, maaari ring ilaga at ilumin ng parang tsaa ang pinaglagaan. Ginagamit din ang dahon ng bawang upang ipanggamot sa ilang karamdaman at madalas itong pinakukuluan kasama ang bungang ugat. Samantala, nililinaw po natin na yung halamang gamot ay maaaring makatulong nga sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunman, gaya ng ibang gamot, mahalagang sumangguni muna sa pag-inom o bago uminom ng mga halamang gamot sa inyo po namang mga doktor. Balitang showbiz! At sa showbiz, pumalo na sa higit 9 milyong piso ang nalikom ni Bea Alonso mula sa donation drive niya para sa naapektuhan ng COVID-19 crisis. Sa post online ni Alonso, inihag nito na isa si Rina Navarro sa mga nagtaguyod ng donation drive na pinamagatang I Am Hope. Naano nito, layo ng proyekto ng aktres na mapakain lamang sa mga naapektuhang komunidad o magpakain lang doon sa mga apektadong komunidad. Pero nang dumami na niyang nagpapaabot ng donasyon, nagpapakain na rin ito ng mga frontliners kontra sa COVID-19. Sa datos, nasa 44 na ospital, 36 na komunidad ang naabutan ng tulong ni Bea Alonso kasama na ang kanyang grupo. Samantala, nanawagan pa rin si Bea sa mga followers niya na maaari rin naman anyang magpaabot ng donasyon ng proyekto para mas marami pang matulungan ang kanilang grupo. IZ Balita Nationwide. At yan mga kaibigan, sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas, balitang sigurado, tapat na serbisyo sa komentaryo numero uno. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa News Center, social media, reportorial team sa Metro Manila at sa lalawigan, at sa ngalan ni Mayor Mont Ilagan. Ako po si Edwin Eusebio. Magantaway sa palatuntunan, Teka Teka, alas 4.32 na! IZ Balita Nationwide.